Okay, it is Monday, November 25, 2024. Kamusta po ang weekend nyo? Mainit ang simula ng atin ngayon because of what you just saw during the press con. But we do hope that you have started your week on the right note regardless kung ano po ang pinapanood nyo. And now you're with us. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes Vera. How that note sounds is, ah! It's a weekend, walang pahinga. So, kumusta yung mga paborito nyo mga serye? Korean novela o camera novela yan, mga kapatid. Always remember, you bottle up that rage real tight and welcome to a place where there's no need to fight. This is Afternoon Delight. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. This is a special edition of Afternoon Delight. Ang ating delight of the day ay isaw with sarsa, aka suka. Ang ating sausawan ngayon. Kasi mahilig tayo sa mausaw ba yan? Oo. Okay. Ano lang po, ano? Kanina po punong-puno tong platong to. Nagbanyo lang ako, pagbalik ko, eto na lang ang natin. Oy, dalawa lang ang stick ko. Ah. Mm-hmm. Pero... ginawa mo yatang chichirya eh. Sabi nga ng Pangulong Marcos kanina, usapang chichirya yan. Oh. Anyway, napakarami nangyayari ngayon. Busy-busy ang newsroom. Correct. Dahil bukod dito sa press conference, dito lang, kakatapos lang, itong press briefer, no, led by Daphne Eusebio Paez, involving three personalities. Si NBI Director Jaime Santiago, sinundan ni DOJ Undersecretary, Andres. Yes. Opo. Jesse Andres. At ang Prosecutor General si Richard Fadulyon. So, dinidiscuss sila na ito na yung mga susunod na hakbang. Anunsyo nila magsisimula ng investigasyon sa Vice President. Ito ay kakatapos lamang ng isang video na officially na nilabas ng Malacanang. No? Na where the President is heard declaring na he will not let pass itong mga criminal threats daw. Against the presidency. So, at habang nangyayari yan, nakaupo ngayon sa House of Representatives ang Vice President. No, ang nag-threaten, kumbaga. Pero yung binanggit mo, Lord, na video na inilabas ni PBBM, eh, pakita muna natin sa ating mga viewers. Yes. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon
sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. And on the other corner, let's get the latest on the House Good Government hearing from Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, okay, ano na nangyari so far, particularly nung nagsalita na ang Vice President Sara Duterte at nandyan pa ba siya sa hearing? Yes, Lord and Denise, nandito si Vice President Sara Duterte at kanina nga lang, isa sa mga una niyang nabanggit nung pagkatapos niyang mag-oath dito sa hearing ay yung pagdepensa niya para sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na gusto na nga mag-resign dahil sa trauma na naranasan mula doon sa unang araw ng hearing na nandoon siya hanggang sa sumunod na pagkakataon na ilipat na siya ng kanyang detention from the Batasang Pambansa Complex to the Women's Correctional Facility. Bukod nga lang dito, hindi pa tayo ulit nakakarinig ng ibang panayam mula kay Sara Duterte kasi ang pinakakinakausap din ngayon ay itong si former Deputy Special Disbursement Officer Edward Fajarda tungkol dun sa ilang mga detalye o dokumento na may kinalaman sa mga inirelease na pera related sa confidential funds. Medyo nagkaroon din dito ng pagtatanong sa kung sino-sino pa ang may alam o ang nakikipag-usap kasama dito nga kay Fajarda sa tungkol sa CF at ang mga nabanggit niya siya raw, si Vice President Sara Duterte at saka isang security officer ang nagkakausap tungkol dito. Pero napangalanan din ito na si Colonel Dennis Nolasco na kasama raw sa mga responsable sa pamamahagi ng CF sa mga opisina na may kinalaman dito. Pero dito rin na sinasabi ng Housecom na baka raw ipatawag yung presensya ni Colonel Dennis Nolasco para malaman kung tunay nga bang kasama siya sa may kinalaman o may alam tungkol sa confidential funds. Inexpect din natin na maya-maya lamang sa ibang bahagi pa ng interpellations, meron pa tayong maririnig naman mula mismo kay Vice President Sara Duterte na hindi lang nandoon para kay Attorney Lopez na wala ngayon kasi nananatili pa rin siyang confined at meron nga raw na na-diagnose siya na may acute stress disorder. Pero wala nga lang ding malinaw na sinasabi sa certificate na iyon kung physically unfit ba or fit para sa ganitong aktibidad itong si Lopez. Kaya nandito rin humaharap si Sara Duterte kasama ng apat pa na opisyal mula sa kanyang opisina. Balik sa inyo. O yung apat na opisyal, ito ba yung mga empleyado na nagpadala supposedly ng surrender feelers? Sila, ito yung apat na nasaik in content dahil hindi rin sila humaharap doon sa mga hearings. Kasi ngayon pang pitong hearing na to ng House Committee. So sinasabi pa nga kung humarap itong apat na to sa since day one, nagpresenta na sila at sumagot daw sa mga tanong, hindi raw aabot sa ganito katagal itong mga hearing. So itong apat na to, si Assistant Chief of Staff Attorney Lemuel Ortonio, ito nga si dating Deputy Secretary Asansha and sila Fajarda, OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Edward Fajarda mula sa DepEd. So sila apat yung nandirito at ito nga inaasahan natin na mamaya pa lang may maririnig din tayong panayam mula sa kanila. Napansin mo ba, Merrimon, kung may pagbabago sa demeanor ng Vice President ngayong naglabas ang, well, I'm sure, ewan ko nakaabot sa kanya, pero kahapon sinabi ng Malacanang that they will be taking this threat seriously, no? Pero may nakita ka bang medyo iba sa demeanor ng Vice Presidente ngayon kumpara sa mga dati niyang very defiant na pagharap? One note na mapapansin natin ay humarap na itong si Sara Duterte ngayon sa hearing na ito sa House Committee kasi nung by September parang nagiging lenient na siya na humarap sa mga hearing. So ngayon, one strong note is tuloy pa rin yung pagiging malakas ng pagpepresenta ni Sara Duterte sa Kamara. At the same time, pagkatapos kasi mag-oath ni Duterte, medyo nagkaroon ng kaunting alitan or initan sa pagitan niya tsaka ng House Committee dahil nga hindi parang interpellation pero may mga binabanggit na si Duterte na may kinalaman daw sa ibang parte pa o ibang bahagi ng interpellation. Kaya nasuspend ng panandalian yung hearing dahil doon. During the time na suspended yung hearing, lumapit itong si Vice President Sara Duterte doon sa harapan sa Housecom sa mga opisyales. At medyo hindi na nga lang natin naririnig, pero assuming na dahil doon sa napag-usapan earlier na pag-initan, mukhang nagkaroon ng confrontation sa pagitan ng Vice Presidente at ng Housecom patungkol dito kay Attorney Lopez, yung tungkol sa gusto daw na mag-retire, at yung sinasabing yung proceedings at yung na-expect
sa pagpapatuloy daw ng hearings na ito. Pero natatapos din naman agad, pinagpatuloy din naman ang hearing, pero ngayon wala pa tayo ulit naririnig mula sa Vice Presidente. Lord. O kasi kanina, bago kami nag-monitor nitong press conference sa Malacanang, Presidential Communications Office, ang naabutan lang namin nagsasalita kanina ay tinatanong ni Congressman Romeo Acop itong taga Bureau of Treasury. Mm-hmm. Pero after that ba, may mga pinakawalan o medyo noteworthy na mga findings sa pagtatanong? So far kasi kanina kina-clarify pa muna pagdating sa ano ba ibig sabihin ng confidential funds, ano ba yung sinasabi ng mga pondo. And kumbaga dinedefine muna by definition, by the books, by the law, kung ano nga ba ibig sabihin ng mga ito. Tapos nakausap na ngayon itong si Fajarda, doon na nga inaalam kung meron kasi ditong pinag-usapan na 37.5 million na pera around us the second and the third quarter daw last 2022-2023. And dito nila inaalam na kung may alam ba daw talaga si Fajarda tungkol doon sa disbursement na ni-request muna bago lumabas yung pera. Kaya may nabanggit ngayon dito na siya lang, si Vice President Sara Duterte. Tapos itong security officer na napangalanan si Colonel Denis Nolasco, yung may kinalaman dito. Pero for Vice President Sara Duterte, wala pa tayong naririnig during that time. So tuloy-tuloy pa rin ang usapin kasama si Fajarda. And until ngayon, sa huli natin nakita sa pagmumonitor, kay Fajarda pa rin ang nakabigay ang atensyon ng panel. Yun. Alam mo, Denise, sana ay palapit tayo sa sagot sa misteryo. Oo nga eh. Kung sino talaga si Mary Grace Pietos. Okay. Isa pa yan, Lord and Denise, yes. Yun din yung inaabangan natin. Kasi itong si Mary Grace Pietos, bukod dun sa nagiging spectacular, sumisikat na itong si Mary Grace Pietos online eh. So inaabangan din natin mamaya kasi iniisa-isa ngayon yung mga resibo pagdating sa disbursements, sa mga cash allotments, at yung mga acknowledgement receipts. At yung isa sa mga pumirma nga rito, itong si Mary Grace Pietos. So questionable kung sino ba talaga yung identity na ito. Dahil nga, even ngayon, marami na rin na naghahanap kung sino ba talaga itong individual na to. Kung totoong tao ba talaga o pinangalanan lang randomly mula sa kape at saka chichiria. May habol lang ako, naalala ko lang bigla. No? Kasi kanina, they were about to talk to VP Sara naman. But then, nag-suspension. Pero before kasi noon, VP Sara said something along the lines of wala, nobody is on our side, tapos tsaka biglang sinuspend. Ano ba, what she's trying to get at that point? Yun yung sinasabi natin, Denise Karina, na parang according doon sa panel, parang napapangunahan daw yung interpellation. Wala parang okay. Kasi sa interpellation na part ng hearing. Mm-hmm. Pero kasi nung pagkatapos, kumbaga nagbigay lang muna ng ilang mga statement itong si Sara Duterte, tapos napangunahan niya na raw yung procedures ng interpellation. So nasabi niya parang the system was working against them. Mm-hmm. Kaya parang naiisip nila na corner sila dito. Itong si Attorney Lopez, detained na raw. So parang questionable na raw lahat ng ginagawa. Hindi lang para sa kanyang chief of staff na si Lopez, kundi para rin dito sa apat na cited in contempt na ngayon naman daw ay humaharap dito sa House home. Oo. Kanina kasi, no, napigilan eh. Mukhang magsasalpukan na naman mm-hmm. si Congressman Marcoleta at si ano pangalan ng isang nakabanggaan na rin dati. Ngayon yung nasa dulo na ng dila ay pangalan ng kongresista na to sa party list, pero mukhang itong si Congressman Marcoleta ay sabihin natin na sorry. Yung nasa panig ba siya? Of course, magiging na mukhang isa siya sa magde-defend. But palakas-lakas okay. Sa defender ito. Oo. So, aabangan natin. Ano nangyari ngayon? Ito bang live na papanood? Hindi live po napapanood natin na video, ano? Suspended ba ang hearing? Suspended. Okay, siguro nire-review nila yung yung mga footage ng Malacanang press. Anyway, okay. May tanong ka ba, Denise? Okay. Okay. Marami salamat, Mary Monreyes, ha? Ang ating tao dyan, ang ating correspondent dyan po sa House of Representatives. Okay. At this point, yun muna yung inaabangan natin, ano? Ayun yung mga inaabangan natin pala. Kasi kanina, ang daming na pag-usap eh. Ano, sino yung mga nag-press con kanina? Lord, that was DOJ USEC Jesse Andres, Prosecutor General Richard Fadulyon, NBI Head Jaime Santiago. Yes. Tama, no? At ang dami nilang binitawan doon regarding the video. Yung video mismo. Yung video mismo. Shall be used as evidence. Correct. At sabi nila, they are
pwede nila i-consider daw yung sedition and yung grave threats as part of, you know, cases that could be filed against VP Sara. Pero sabi nila, due process has to take place at kaya nga daw may investigasyon na magaganap. So ito'y parang kumbaga kung merong walking the talk para pinakita siguro ng executive department na pagkalabas at pagkalabas ng itong video from the PCO ng mensahe ng Pangulong Marcos Jr., na as a democratic country, we need to uphold the rule of law. Uh-oh. At hindi niya raw susubukan na palampasin ang what he termed as criminal threats against the presidency. So parang ito na yung next step. Uh-oh. Ang tanong dito is, magpapasampulan kaya ba't? Ayun na nga. Kasi ang magandang sinabi niya DOJ USEC Jesse Andres kanina, ang sabi niya, what is on trial here is even our justice system. Mm-hmm. Kaya ba nilang i-execute yung mga batas na that is already laid out? Mas malaga akong tanong. Oh. Justice ba ka mo? Bakit kaya wala yung Justice Secretary? Hindi nagpakita. Anyway, okay. We just need to take a quick break. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Diyan lang po kayo. Right now, in case you missed it, balikan natin ang video statement ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa death threat mula kay VP Sara Duterte. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng executive department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutup pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso, tuparin natin ang batas, alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. All right. At this point, napakarami siguro mga tanong ano, sa isip ng maraming tao. Halimbawa, ang asal ba ng Vice President is enough to get her disbarred? Or is the Vice President ba ay immune from suit or prosecution? Correct. At this point, kunin po natin ang legal insights po. Kasama po natin, mga kapatid, ang former President of the Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo
Egon Cayosa. Attorney, magandang hapon po. Ako po si Lord at si Denise. Magandang hapon po, Attorney. Good afternoon, Lord and Denise. At magandang hapon ho sa nanonood at nakikinig sa inyong programa. Maraming salamat po, Attorney. Okay, kanina po narinig na natin ang panayam po sa inyo, no? Sinabi nyo na yung simpleng pagmumura daw ay sa unang-unang code of conduct daw ng mga abogado ay sapat na para matanggal siya. Pakipaliwanag po, sir. Not accurately. Yung pag-hire ng sa sinuman, that's under Canon 1. Opo. Yung pagmumura naman, Rule 6.02 ata and the others, marami yan eh. Mm-hmm. To abstain from offensive personality, to act with propriety, to maintain a decent language, at to conduct themselves responsibly, to avoid discredit to the legal profession. So yun naman pagdating sa pagmumura. Opo. So yung pinakauna po doon ay yung pag-aabogado niya supposed na magre-resulta sa conflict of interest. Parang ganun ho ba? Meron ding aspeto ng conflict of interest yung kanyang pag-aabogado doon sa resource person. Kasi ang iniimbestigahan, mismo opisina niya o kaya siya. Mm-hmm. But more importantly, Lord, malinaw ho kasi sa ating konstitusyon, Article 8, Section 15, mukhang nakaligtaan o nalimutan ni P.P. Sara. Mm-hmm. Pag ikaw ang presidente, vice president, cabinet secretary, undersecretary, assistant secretary, ombudsman o mga members of constitutional commissions, habang nakaupo kayo sa pwesto ninyo, hindi kayo pwedeng pag-abogado, practice your profession. So, lalo sa abogasya, because the purpose is para walang impluwensya, hindi magamit yung posisyon. So, bawal na bawal yun. So, hindi dapat siya mag-abogado para kay Attorney Gomez. Okay. Sige, Denise. Ihabol ko doon sa tanong ni Lord Attorney, no? Kasi we're talking about the canons here. Pasok po yung sa proper conduct, lawyers must not engage in unlawful, dishonest, immoral, deceitful conduct, dignified conduct po. Nakalagay din na lawyers must respect the law, other government agencies, and act with courtesy, civility, and fairness. Meron din po yung lawyers must not create, promote unsafe or hostile environments, and must not commit any form of abuse or violence against another person. Kung ito lang po yung pagbabasihan natin na sunod-sunod po, medyo pumapasok dun sa video, is that enough, sir, to really to have her disbarred? One, let us define, no, yung unethical case, it can be any of those. Now, ang penalty ho can range historically and jurisprudence depende sa specific circumstances, gravity of the offense, the stature of the lawyer, the degree of publication or public knowledge, at saka yung paulit-ulit ba niya ginagawa. Ang penalty ranges from a warning, then reprimand, censure, suspension, and in some cases, dinidisbar talaga yung abogado. If you remember recently, meron tayong isang tao na dinisbar ng Supreme Court for offensive language, mm-hmm. di ba? Whether or not it will amount to the highest penalty, ang ipapato niya disbarment, that remains to be seen depending on the explanation and evidence of both sides. Kasi didinggin naman ito, hindi naman automatic. Pero mukhang ang reward yata doon, ang punishment yata doon, naging Malacanang official siya. Anyway, attorney, hindi ito... That's a political act. Hindi naman yan ethical standard. But aanihin mo naman yung position kung ikaw ay na-disbar, di ba? Oo nga. Para mas malaki stigma yata yung na-disbar ka. Attorney, tulungan niyo po kami kasi may mga nagdedebate po na what constitutes an active threat? May magsasabi naman na hindi naman abogado na senador na conditional naman yan eh pag may nangyari lamang sa kanya. Paano ba natin dapat ito titingnan, sir? Yung term active threat, hindi naman yan legal term. It's an operational term. Mm-hmm. So kung ikaw yung Presidential Security Command o kaya NBI or PNP Law Enforcement ka,
eh may threat talaga. At hindi naman ito threat galing sa taxi driver o kaya taong walang kakayanan o walang pinagkagalingan. Ito kasi nanggaling mismo sa Vice President. May kakayanan naman siya. Mukhang matino pa naman siya. Public. At siya mismo nagsabi, this is no joke. It is serious, di ba? At alam din ng lahat na meron silang hinduaan ng dating kakampi niya sa politika. So, it is really an operational active threat. And whether may manawagan na tignan ito, it is the standard or duty, sworn duty of these law enforcement agencies and PSG to look into the matter. Mm-hmm. Hindi naman pwedeng sabihin na joke-joke lang ito, di ba? Mm-hmm. Nung nakaraan din, biglang sabi, joke-joke lang yung DDS, wala yan. Hyperbole lang yan. Eh mismo yung dating president sabi niya, meron, eh di napahiya sila, di ba? Mm-hmm. And then, joke-joke-joke, pero 6,000, 30,000 ang pinatay o napatay. Paano naman yan? So, huwag na natin paabutin ng ganun. Tama naman, gawin lang ng mga nasa otoridad ang kanilang tungkulin to address this very particular matter. Attorney, ang nababanggit recently palagi, ano, yung kaso nung dating teacher na nag-post siya, diba? 50 million pesos for former President Rodrigo Duterte. Ayun po, may unlawful arrest, no? At ito po, nung binabanggit naman po during the last press con, the press con earlier with NBI head Jaime Santiago, meron daw pong due process that needs to take place, whether it be for, you know, courtesy o yung legal process nga na kailangan mangyari. Anong klaseng leeway po ang ibibigay kay VP Sara? Because the comparison talaga is hindi maaalis at this point po. Sorry, attorney, just to add po, yun pong nag-post ay teacher na ang binibigay niyang reward ay 50 million pesos. Kaya walang maniniwala. Walang maniniwala. Pero katulad po nung binanggit nyo, she is capable of, you know, accomplishing such threats o kung ano man yung inutos o what not tinawagan. Paano po kaya yung comparison na yun? Well, una, tama naman yung director ng NBI na bigyan naman ng courtesy yung Vice President, right? Mm-hmm. Vice President nga siya. So we could understand yung ganyang aspeto. Pero tama kayo, we cannot escape the reality na magkaiba ang treatment nila. But yun nga, kaya nga yung ginawa ng NBI eventually, sinabi ng korte, mali yun eh. But the bigger issue really here is equal application of the law. Mm-hmm. Ang kultura, will we normalize or we keep on supporting and excusing public officials for not doing their jobs? Na yung bang malinaw na hindi patas ang pag-apply ng poder at kapangyarihan ng Estado? Mm-hmm. We do that regardless whether it is VP Sara, teacher o sino man. Mawawalan talaga ng respeto at paniniwala ang taong bayan sa ating rule of law na sinasabi eh. Mm-hmm. Sir. At one of the bedrocks of our democracy and our constitution is supposed to be equal application of the law. Mm-hmm. Pag may time ka kasi, nabibigyan ka ng special treatment, so sumasamahan ang loob ng taong bayan. Yung mga big time naman, they feel they're entitled to break the law. Eh, hindi maganda yun, di ho ba? Mm-hmm. Sir, ano ho ba ang ano? Kasi hindi pala explicitly nakasulat sa 1987 constitution that even the president ay immune sa prosecution, no? Established lang daw ito by judicial pronouncement, kumbaga. Does the same thing extend to the vice president, huba? Yung immunity ng president ng republika as a temporary, I must emphasize, while he's acting as president. But there is no such express provision for the vice president. Mm-hmm. Neither is there any jurisprudence that says that extends to the vice president. Mm-hmm. Why? Because yung special treatment is born out of efficiency and governance requirements. Kasi yung presidente, chief executive ng buong Republika ng Pilipinas, siya ang commander-in-chief, kung papayagan nating kasuhan ng kasuhan yan habang nakaupo,
wala na siyang ginawa kundi atupagin yung mga kaso, di ba, harassment or real. That's why ipinagpapaliban yan after his term. But the Vice President, wala namang ganung kaano yung kanyang posisyon. Spare type nga siya sa ating republika, di ba? So, hindi naman siya, yung logic na yan o yung special reason why pinagbibigyan sila ng privilege yan, wala sa Vice President, wala rin sa Constitution, at wala rin sa jurisprudence. So, he can be charged by any offended party. Attorney, kanina rin po, no, nabanggit na there will be a subpoena issued to VP Sara. What happens po if she doesn't go for the investigation? What happens next? Well, I suppose, again, they will extend to her the courtesies being a vice president. But at the end of the day, eh, mananagot siya, just like any citizen who will violate or ignore a validly issued subpoena. So, nasa batas yan kung ano yung pwedeng ipataw sa kanya, whether it's criminal, administrative, or any other remedy. Eh, nasa issuing authority na yan. All right. Attorney, alam mo, ang dami pa namin gustong itanong. Pero, okay, gaya na ito, no? Normally ho ba yung simpleng grave threat, ano ho ba ang mga penalties noon, attorney? Depende sa threat mo. Ito kasi murder yung kanyang threat. Ayap, so, bigat yun. If I can remember, I think it's 6 to 12 years. But medyo malabo siguro yung grave threats dito kasi abogado din siya. Sinabi niya muna, if, so conditional, diba? So baka yun ang pwedeng naisip nila na panusot kung sakasakan kakasuhan. Maaaring tignan ng DOJ, ito ba ay mahuhulog na attempted murder? Kasi meron na silang nakontrata eh. Hindi lang natuloy kasi inabok ko kasi nagsalita siya. Okay? The other one na mas sigurado really is yung libel. Pwede siyang kasuhan yung First Lady. Kung hindi totoo, yung bigat na paratang niya sa kanya. O kaya, yung ombudsman o kaya any citizen can file charges yung violation ng RA 6713. Opo. Yung ethical standards for public officials and employees, mabigat din yon. So, mas sigurado yon kaysa yung dalawang provisions ng revised penal code. May mga technical requirements kasi yon. Opo. Curious lang ako, attorney, no? Mabilis lang. Ano ho ba yung proseso sa pag-disbar? Ito ho ba, may proseso kayong sinusundan, pero ito ho ba may pagdinig din na mangyayari? Gano'n ho katagal ito? Gano'n kabilis? At ito ho ba yung nababawi rin eventually, halimbawa? Una, yung as to matagal ba o mabilis, pwede namang bilisan kung gusto nila. Pwede din bagalan kung gusto nila. But historically kasi, nababagalan kasi tapos na investigation ng IBP at dadalhin sa Supreme Court, minsan nabibinbin doon, tumatagal doon. Kasi nga, mismo yung mga kaso ng Supreme Court, mabagal, eh, ito pa admin matters lang. So medyo hindi priority. Pangalawa, sino ang pwede mag-complain? Any citizen, not necessarily a lawyer, kanino pwede mag-complain? Sa IBP o kaya sa Supreme Court? Pero ito, importante, tignan natin, pagmasdan natin. Under the rules and jurisprudence, ang Supreme Court mismo o kaya ang IBP Board of Governors mismo, hindi kinakailangan maghintay ng complainant. Pwede nila, if they know about these things, pwede nila mag-initiate their motu proprio, tinatawag dyan, ng investigasyon. So tignan natin, gagawin ba nila o ipapasa na naman sa taong bayan na kailangan may mag-complain muna. Ito medyo well-publicized. Nakakahiya nga kasi umabot tayo sa international media. Ito ba yung news? Opo. So, could the Supreme Court be proactive? Would IBP be proactive? Or babalik sa tradisyon na maghintay muna tayo na mag-complain? So, it remains to be seen. We leave it to them. But it's one matter that is worth watching. Opo. Tama po kayo dyan. Okay. Attorney Domingo Igon Cayosa, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Sir. We greatly appreciate it. Thank you, sir. Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat.
Yan po mga kapatid, ang dati pong presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Ang dami natin sanang gustong pag-usapan. No? But that will have to do it for us here on Afternoon Delight this Monday. Samahan niyo po kami ulit bukas, alas dos impunto. I'm Denise Tan. Ako naman po si Lourdes Vera. Stay tuned to One News for the latest stories of the day. Enjoy the rest of your afternoon.